Hi, good morning. Welcome to my YouTube channel. 3:25 a.m. Pero mga 3 before 3 at quarter to 3 gising na ako. Nagising ako. Hindi naman ako makatulog kaya tumayo na ako. Sabi ko gagawa ako ng maikling video. Maikli o mahaba, depende sa ano, sa matatandaan ko. Kasi pag senior moments ka, minsan nakakalimutan mo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa cancer. Ano ang gagawin nyo kung lalaman nyo? O ano ang gagawin ko kung malalaman ko na ako'y may cancer? Huwag po sana, no? Ang unang dapat gawin, huwag kayong magpanik. Huwag tayong magpanik. Hindi naman po ibig sabihin na may cancer kayo, ay mamamatay na kayo. No? Marami naman pong gumagaling sa cancer. Kasi pagka nagpanik kayo, siyempre, may stress kayo. Pag na-stress kayo, lalong kakalat ang cancer. Kasi yan ang cause ng, yan ang isa sa mga cause ng cancer, yung stress. Dapat, alamin natin, mag-research kayo. Eh ako nag-research. Dapat alamin nyo kung ano ba yung cause ng, kung ano yung cancer na yan. No? Sa nabasa ko, hindi ko nasasabihin kasi parang based on experience lang po to, ha. Eh, based on experience to. Kaya ko gustong i-share sa inyo. Pero hindi ko experience, no? Pero ayoko sabihin kung sino. Okay? Kasi private na kasi yun, eh. Ngayon, kain po tayo ng saging. Mainam po to, lalo na po doon sa mga matatanda. Kay Mader, nanghina siya. Ilang araw, ilang linggo yun na nanghihina. Sabi sa akin, bakit kaya ako nanghihina? Sabi ng ganon. Naisip ko, may naalala ako doon sa, ano na, yung potassium. Pag kulang ka sa potassium, manghihina ka. Sabi ko, magpabili ka kaya ng ano, ng saging. Kulang ka sa saging, sabi ko ganun. Nagpabili. O di, ang lakas na naman ngayon. Yun lang pala, kulang sa potassium. Kaya yung mga, sorry. Kaya yung mga magulang nyo, yung lola nyo, nanay nyo, kayo, nanghihina kayo, araw-araw kain kayo ng potassium. Ay, teka, naiba na yung ano, naiba yung topic, ha. Ano ba ang cancer? Base sa nabasa ko, ang cancer ay sakit ng immune system. Sakit sa immune system. Bakit sakit sa immune system? Kasi pala, ang trabaho ng immune system ay patayin lahat ng mga toxin o ay hindi toxin, toxin na rin. Patayin ang lahat ng abnormal cells na nasa katawan ng tao. Kasi po tayo pala, since birth, pagkapanganak pa lang natin, tayo po ay nagpo-produce na ng mga cancer cells o abnormal cells. No? Ngayon, kaya po hindi nagkaka-cancer yung iba kasi yung immune system nila malakas. So, nakokontrol yung mga abnormal cells na kinikreate ng katawan natin. So, halimbawa, kung ana sobrang napuno, kasi ano rin yan, yung bawa yung mga toxin, ganyan, nakaka-cause din yan ng mga abnormal cells, ng cancer cells. Halimbawa, sa dami ng abnormal cells sa katawan nyo, eh,
hindi na maka ano yung hindi na maka-cope up yung immune system sa pagpatay, o dahil naging mahina na ang immune system nyo. Marami mong dahilan kung bakit humihina ang immune system. Stress, yung mga kinakain natin ng mga may pesticide, yung air pollution, yung canned goods, di ba? May mga ano kasi yan, eh, preservative. Yung mga preservative, yan, nakakapos din yan. Sigarilyo, alak. So, at saka yung mga gamot-gamot, no? Mga siyempre, mga gamot ay artificial, nakakasira yun ang mga ng internal organ natin, ganun. Yun ang mga cause ng pagdami o pag-weakened ng immune system. So, ang immune system, napaka-importante sa katawan natin yan. No? Tsaka, lahat naman tayo, di ba, inulit ko sa inyo, nagpo-produce tayo ng mga millions of abnormal cells every day. Okay? Yun yung sa nabasa ko, ha? At napanood ko sa YouTube. Oh. So, ganon. Dapat malaman nyo yun. Dapat, para hindi kayo na, para bang, kasi pagka walang alam, wala kayong knowledge. Wala tayong knowledge. Hindi natin alam kung paano, ano yun yan, i-control, diba? At saka iba-iba naman yung kasing cancer. May cancer na mabilis, may cancer na mabagal lang, ganyan. Marami namang nakaka-survive. At saka minsan, di mo nga alam, may cancer ka, tapos wala, gumaling ka lang. May ganun ho, ah, may ganun kaso. Na minsan, manghihina ka, eh, hindi ka naman nagpa-check up, ganun. Tapos, pag ano, basta na lang siya mawawala. Yung hindi nyo nga alam na nagka-cancer kayo pero may cancer kayo. Yun ang sa panana, yun yung pagkakaalam ko, ha. Dahil nag-research ako, eh. Tapos, ano pa ba? Basta maraming ano yan, maraming case na kaya kayo nagkaka-cancer. At saka yung ano, kumakain nga kayo ng gulay, no? Sabi, kumain kayong gulay. Ganyan, maraming gulay. Kumakain ka nga kayo ng gulay, pero ang dami naman pesticide, diba? Puro mo ng pesticide naman yung gulay na yan. Nako, katabi ko namin farm, ano? Every 2 days ho yan, ini-spray yan ng pesticide. So, kayo, pagka halimbawa, bumili kayo, pwede ho ba ibabad nyo? Ibabad nyo sa, kung wala kayong baking soda, sa asin, no, medyo matagal, no? Huwag yung ipipil, ha? Yung bawa, bumili kayo sa palengke, ibabad nyo. Huwag yung puputulin kasi papasok sa loob yung, bawa binabad nyo sa tubig, edi lahat ng toxin nasa loob, pupunta dun sa loob ng gulay. Basta yung coat, yung buo siya, halimbawa yung kamatis, huwag yung hihiwain. Diba? Patatas, huwag yung hihiwain. Patatas naman kasi, hindi naman kailangan i-ano yan kasi hindi naman. Basta mga root crop, hindi masyadong ano ng pesticide, eh. So, safe yung mga patatas unless na lang kinutan lang para hindi siya mabulok agad. So kung gusto niyo hugasan niyo yung skin nung ano, i-brush niyo, no? O kaya yung mga ano rin, bawa carrots ganyan. Pero parang hindi naman kasi masyadong ano yun, eh, yung pinapasukan ng ano ng pesticide. Pero para maging safe, ano kanyo na rin? Hugasan nyo na rin. Ano pa? Yun, yung mga ganun. Mag-ingat kayo.
Saka ako nakita ko na ano ko yan eh. Alam niyo bang nilalagyan ng formalin? Binababad sa formalin yung ibang gulay. O ini-sprayan para hindi mabulok. Kasi meron akong nakita yan sa news. Pero nababalitaan ko na yan, yung formalin na yan. Kahit sa isda, inaano rin yan, binababad. Yung isda, ibababad mo sa may tubig na may formalin, hindi ro agad nasisira. Di ba sa patay? Yung patay nga, di ba hindi nabubulok? Ayun, yung mga siraulong mga ano lang, yung mga walang pakialam sa mga tao na nagtitinda. No? Basta lang kumita sila ng pera, hindi sila mabulukan ng gulay, isda, wala silang pakialam. Ganun. So, kailangan alam nyo yun, diba? Mag-ingat kayo. Tapos, ano pa ba yung mga cause ng ano? O, yung stress, yun, sigarilyo, ha? Pero ang ano nga eh, mas grabe, ang number one pala, stress. Number one cause niyan. Hindi pa nga sa masyado sa, sa pagkain din, pero basta ang number one, stress daw. Eh, ang tao naman, lagi may stress. Anong gagawin nyo? De, i-control nyo. Lagi nyo isipin. Lilipas din to, diba? Lahat naman ng bagay lumilipas. Lahat ng problema lumilipas yan. Wag tayong umano sa problema. Diba? Hindi naman pwede kasi sa isang video lang to eh. Kasi napakarami mong pwedeng pag-usapan. Basta napakarami, mahaba ito. Kung kukulangin lahat, mga 10 oras yan, baka hindi pa kayanin. No? So, yun muna ang ano ko sa inyo, no? Yun muna ang tip ko sa inyo. Kailangan malaman nyo kung bakit tayo nagkakakanser, diba? So, yun, nasabi ko na sa inyo. Pero hindi ho lahat pa yun. Marami pang cause ng cancer, no? Ang susunod natin, pag-uusapan, kung ano yung pagkain ng cancer. Bakit sila dumadami, no? So, yun, pag-uusapan po natin yun. Base lang sa pagkakaalam ko, ha? Ngayon, kung ano, mag-research kayo, bibigyan ko kayo ng isang tip, no? Magpa-araw kayo, no? Kahit 30 minutes between 7 to 9 a.m. Huwag kayong magpapa-araw na masyadong mainit kasi cause din yun ng cancer, skin cancer. So mga 7, nakita nyo, may araw, 7 to ano, pa-araw kayo. Ngayon, wala kayong limbawa, kailangan araw-araw. Kung wala kayong walang araw, minum kayo ng vitamin D3. No? Yun lang muna ang iyan ko sa inyo, ha? So, kung halimbawa, merong maging interesado, no, manood, gagawa pa ako ng part 2. Okay po. Thank you for, sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Babu!